Hello, Confers is here, your modern nanay. How to cook cheesy dynamite. Napakadami po ang nagre-request sa akin ito. Tara na po at ituturo ko na po sa inyo ang napakadaling recipe ng cheesy dynamite. Siling berde, cheese, spring roll wrappers, yan po ang 3 main ingredients na kailanganin po natin sa ating cheesy dynamite. Una, ituturo ko po sa inyo ang tamang pagtanggal ng buto sa siling berde. Hiwain lang po sa part na yan pero huwag pong isagad ang hiwa. Next, biyakin po yung gitna. At dahan-dahan lang po sa paghihiwa baka lumiguwak ang kutsilyo sa ating daliri. Dito gagamitan ko po ito ng dulo ng kutsarita para mas madali pong matanggal ang buto ng siling berde. Napaka-importante po dito na gumamit po kayo ng plastic gloves kung wala man kahit anong panapin po sa kamay. Dahil mainit po sa kamay kapag nadampian po ng buto ang inyong mga kamay. At gamit po yung dulo ng kutsarita, makikita nyo na madali lang siyang tanggalan ng buto. Itong pangalawang proseso naman, papakita ko naman sa inyo yung pagtatanggal ng buto gamit lang yung aking mga daliri. Hindi po ako gagamit dito ng kutsarita. So, ma-advise ko po sa inyo kung saan po kayo komportable sa pagtatanggal ng buto, sa kutsarita man or kahit anong bagay o yung inyong daliri, doon po kayo. At ito na po ang aking mga siling berde na tatanggalan ng buto. Next po yung ating cheese. Pwede po kayo gumamit ng kahit anong brand na cheese, mas mura, mas okay po. Ang masasuggest ko po ng mga okay na cheese for dynamite ay yung Okay Cheese brand at yung Daily Queso brand. Hiwain nyo lang po ang inyong cheese ayon po sa laki ng siling berde na inyong nabili. At ito lang po yung aking spring roll wrappers na gagamitin. 35 pieces per pack, 200 grams ang kanyang timbang. Pero pwede din po kayong gumamit ng regular lumpia wrapper. Next procedure naman ay yung paggawa ng paste. 1 cup cold water and 2 tablespoon cornstarch. Mix mabuti tapos isalang sa medium heat. Tuloy-tuloy lang po ang paghahalo nito hanggang sa maglapot na po ang ating paste. Kapag Bambi spring roll wrappers po ang gamit ko, ginagamitan ko po siya ng ganitong paste para siguradong hindi po siya bubuka. But if you're using regular lumpia wrappers, tubig lang, carry na. Tara po at simulan na natin ang pagbabalot. Una, ilagay po natin yung cheese doon sa loob ng siling haba. Next, tatanggalin ko po yung dulo ng siling haba para mas perfect po yung shape ng ating cheesy dynamite. Pero nasa sa inyo po yan kung gusto nyo tanggalin or hindi. Ipapasok ko lang po mabuti yung cheese sa loob ng siling haba. Tapos lalagyan ko lang po ng paste yung magkabilang gilid at yung ibabaw ng spring roll wrapper. At dahil baluktot po itong aking siling berde, mapapansin nyo po na habang niroll ko, pinipit-pit ko po yung bandang gitna para mag-flat at dumiretso po siya. Tapos itutupi ko lang po yung kabilang gilid, lalagyan po ulit ng pandikit para talagang sealed. Tapos roll again, ganun lang po siyang kadali. Tapos yung pinakadulo ng wrapper, lalagyan ko pa din po ng paste para siguradong sealed na sealed, walang kawala ang cheese. At pisil-pisilin nyo din po yung bandang dulo malapit sa tangkay. Next, ipapakita ko naman po sa inyo dito yung ating siling berde na walang tangkay. Hindi po kasi sinasadya na makakabili tayo ng siling berde na putol yung tangkay. So, dapat may procedure din po tayo dyan. Ito naman, pababalutin ko lang siya ng parang Shanghai. Ayan, tupi yung magkabilang dulo. Tapos, lalagyan ko po ng paste yung magkabilang dulo para super selyado talaga siya. At yan, ito po yung ating walang tangkay. Para may 2 options po kayo. Pwedeng may tangkay or walang tangkay. Always nyo lang pong isisil yung dulo ng wrapper na yun. At dahil super love ko ang aking family, yung isang cheesy dynamite natin, hahaluan ko ng isang siling labuyo. So, kung sino man ang swerteng makakain ng cheesy dynamite with labuyo, congratulations sa'yo. Mahal na mahal kita. Kung regular lumpia wrappers lang po ang inyong gagamitin, same procedure din po yung pagbabalo. Tapos, kahit hindi na po kayo gumawa ng paste, kahit water lang po enough na. Itong wrapper po naggamit ko po kasi na ito ay perfect for cheese stick and dynamite. Pero kapag tubig lang po yung ginagamit kong pangsilyado sa kanya, minsan bumubuka po siya kapag pinipirito. At kapag nilagay ko po sila sa container, meron po silang social distancing para hindi po magdikit-dikit ang balat kapag nagyelo na.
Then yung each layer po, lalagyan ko po ng ginunting na plastic labo. Importante po yung procedure na to dahil pipirituhin po natin ng frozen ang ating KC Dynamite para hindi magdikit-dikit at madaling kunin ang bawat piraso. Next, gawa po tayo ng sauce sour. Half cup mayonnaise, lalagyan ko po ng 1 tablespoon of sriracha sauce. Kapag wala po kayong sriracha, pwede po kayong gumamit ng regular hot sauce. Next, 2 tablespoon of banana ketchup. Then, mix lang po natin mabuti. Ayan, ready na po ang ating dipping sauce for the cheesy dynamite. So, ito na po yung aking frozen cheesy dynamite. Tuktok natin. Ayan, sobrang tigas niya na. Hot oil, high heat. Ayan po ang kailangan natin bago po natin ilagay ang ating frozen cheesy dynamite. Fry lang po natin ito hanggang sa mag-golden brown po ang color ng ating cheesy dynamite. Bakit pinafry ng frozen? Kasi hindi po mabilis malulusaw ang cheese natin kapag pinry nyo po ng frozen ang inyong dynamite. Plus, mas crunchy po siya kapag pinry nyo po ng frozen. Sa cheese stick, ganito din po yung ginagawa ko. Pinafry ko po sila ng frozen para hindi po mabilis mag-melt ang cheese. Bukod po sa cheese, pwede nyo pong samahan ng inyong cheesy dynamite ng like giniling, tuna, etc. At luto na po ang ating cheesy dynamite by Confrus the Modern Nanay. Don't forget to tag me on Facebook kapag nagawa nyo na po ang napakadaling recipe na ito. Don't forget to like, share, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa mga yummy recipe. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa ulitin, ingat po tayong lahat.